Ang pagsusuot ng seatbelt ay nakakapagligtas ng buhay. Ilang segundo lang ang kakailanganin upang makapagsuot ng seatbelt ang isang individual, pero dahil sa hindi paggamit ng seatbelt, maaaring magdulot ito ng panghabang buhay na pinsala. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, isang tao ang binabawian ng buhay kada 4 na segundo o 2,000 ang nasasawi sa loob lamang ng isang araw. Sa Pilipinas, umiiral ang Seatbelt Law o ang Republic Act 8750. Sa RA 8750, ang pagbabawal sa mga batang wala pang 6 na taong gulang na paupuin sa front seat ng anumang running motor vehicle kahit na ang mga bata ay naka-seatbelt. Ayon sa World Health Organization, ang paggamit o pagsusuot ng mga child restraint gaya ng car seat at seatbelt ay nagre-resulta ng pagbaba ng 70% ang panganib sa pagkamatay ng mga sanggol na nasasangkot sa road crash. Layunin ng batas na mabawasan ang bilang ng injuries at pagkamatay dahil sa road accidents. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ang bilang ng road accidents sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya dapat na mag-ingat at panatilihing nakasuot ng mga protective equipment, lalo na ang seatbelt kung nagmamaneho ng four-wheeled vehicle. Ang seatbelt ay nakakatulong upang maiwasan na yung ulo natin ay dahil sa impact ng pagkakabangga, ay maaari kasi ang chances dito kasi ay maaaring humataw o humampas yung ulo natin doon sa windshield o kaya yung katawan natin doon sa manibela. Pinaka-common natin dito is yung tinatawag natin na mga internal organ damage. So pwede yung ating heart, yung ating lungs, especially pagka tumama yan sa manibela o sa amang parte ng sasakyan ay maaaring magkaroon ito ng damage at maaari itong mauwi sa respiratory arrest or maaari sa cardiac arrest. In terms naman sa ulo, no, maaari tayo magkaroon ng tinatawag natin na TBI or traumatic brain injury. At para naman sa mga first aid tips para sa mga ganitong insidente na maaaring gawin, manood sa programang Lifesaver o pumunta sa Facebook page ng Tulong Muna Bago Balita para sa life-saving tips. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.